Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin na mga naligaw palayo sa Diyos at lumakad sa aming mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang umako ng sumpa at parusa na para sa amin at hinugasan po ninyo ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at iniligtas kami nang wala kaming ginawa. At ipinagkaloob mo po sa amin ang pagiging mga anak ng Diyos at ang maluwalhating biyaya na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Maraming salamat po sa napakadakilang biyayang ito. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo ay nagkatipon upang purihin ang iyong biyaya, matutuhan ang iyong salita at magkaroon ng fellowship. Salamat po sa biyayang ito. Naniniwala po kami na ikaw ay kasama namin maging sa mga oras na ito. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng iyong mahabaging mga kamay. Ang bawat churches sa aming bansa at lahat ng iglesia sa buong mundo at ang mga kapatid na nag-iingat ng kanilang pananampalataya na ipinapangaral ang ebanghelyo sa gitna ng maraming kahirapan, pakiusap, protektahan mo po nawa sila ng iyong saganang biyaya, salita at kapangyarihan ng banal na espiritu upang maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon ng mas matapang upang maraming kaluluwa ang maligtas at magbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. Nawa, ang lahat ng mga tagapangaral ng salita ay panghawakan ng iyong salita at ng iyong makapangyarihang kamay. Ang mabuting kalusugan nawa ay makamtan ng mga mayroong sakit at kalakasan sa mga nanghihina upang walang sino man ang mawalay. Sa oras na ito, ituro mo po sa amin ang salita ng Panginoon, ang banal na kalooban ng Panginoon, at ang mga bagay na dapat naming gawin at naway makasunod kami sa salita na ipahayag mo sa amin at mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira naming buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa mga taga-Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, verse 25. Efeso chapter 5, verse 25, babasahin ko po ang isang talata. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ang Mayo, ito ay buwan ng pamilya kaya nais kong ibahagi sa inyo yung tungkol sa pamilya ngayong buwan ng Mayo. Hindi po sapat ang oras para sa paksang ito noong nakaraang mga linggo. At ang ibinahagi ko po ay yung tungkol sa maggagawa ng mga anak para sa kanilang mga magulang sa kanilang mga anak, at mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki, at mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Noon, nagtatanong po ako kung bakit walang Couples Day. Hindi tulad sa Children's Day at Parents Day. Ngunit, meron po tayong isa. Ngunit wala po ito sa ibang kalendaryo. Ngunit sa ibang kalendaryo ay May 21. Kahapon po ay Couples Day. Di ko po alam kung nalalaman ninyo ito. Bakit nga ba tuwing ika-21 ang Couples Day? Ito ay dahil yung dalawa ay naging isa. Noong nakaraang linggo, asawang babae, at itinuro ko po sa inyo ang dapat gawin ng mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki. Subalit ngayon, hindi ko po mapigilan na sabihin sa inyo ang dapat gawin ng mga asawang lalaki sa kanilang asawa. Paumanhin po dun sa mga single at sa mga nag-iisa, ngunit
Marami pong aral ang matututunan natin sa Biblia, kaya umaasa ko na matututo kayo ng salita ng sama-sama. Si Apostle Pablo, na bilanggo sa Roma, siya ay nagsulat ng mga aklat. May mga aklat para sa Iglesia ng Efeso, Filipos, Colosas, at sa iba pang mga iglesia. Ito po yung tinatawag na mga kasulatan o kaya naman epistles sa English. Itinuro niya ng detalyado yung tungkol sa buhay Kristiyano at yung buhay ng pamilyang Kristiyano. At dito, sinabing mga asawang lalaki. Inihiling niya sa mga asawang lalaki na makinig sa turo ng Biblia tungkol sa mga asawang lalaki. Mga asawang lalaki. Mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Una sa lahat, yung mga asawang babae ay kailangang magpasahop sa kanilang mga asawang lalaki. Kung papaano yung mga Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Subalit dito, ang mga asawang lalaki ay inuutusan. Ang sabi ay, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Sa katunayan, meron po itong malalim at mahalagang kahulugan, bagamat mukhang napakasimple lamang nito. Kung gayon, ang buhay Kristiyano ay may direktang ugnayan sa buhay pamilya. Kung ang mga Kristiyano ay may makatwirang buhay pamilya, meron din silang mabuting church life. At ang mabuting buhay pamilya ay resulta din ng mabuting Christian life. Ang dalawa ay talagang magkasamang umiiral. Magkasama itong umiiral. Mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ang ibig sabihin ng iglesia ay ang mga born-again Christians. Nalalaman nating mga ligtas kung gaano tayo inibig ng Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa sanlibutan bilang handog pangkasalanan upang iligtas tayo at iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kahihiyan at pagdurusa doon sa krus. Isinuko yung kanyang buhay at nagdanak ng lahat ng kanyang mahalagang dugo upang matupad yung kalooban ng Diyos Ama. Kaya't ang mga ligtas na mga Kristiyano ay tinatawag na iglesia at nalalaman ng mga Kristiyano kung gaano tayo inibig ng Panginoon. Gayunpaman, ang pag-ibig na ibinigay ni Kristo sa iglesia, ito ay kakaiba kaysa dun sa pag-ibig na iniisip ng maraming tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag ito na agape. Ito yung salita na ginagamit sa tuwing pinag-uusapan ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay banal na pag-ibig, ganap na pag-ibig, walang hanggang pag-ibig, walang kondisyon na pag-ibig, at banal na pag-ibig ng Diyos. Ang ibig sabihin ng unconditional na pag-ibig ay walang dahilan ng Diyos upang tayo ay ibigin. Inibig tayo ng Diyos nung pinagtaksilan natin ng Diyos at nahulog sa gitna ng kasalanan at nung tayo ay naging kaaway ng Diyos dahil sa ating mga masasamang gawa at karapat dapat tayong makatanggap ng puot at paghuhukom. Doon sa Efeso 2:4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa malaking pag-ibig sa atin. Awa, ang ibig sabihin ay nahabag. Gaano man kalaki ang krimen na nagawa ng isang tao, nakakaramdam ka ng awa sa kanyang kamatayan. Walang dahilan kung bakit ka naawa sa isang kriminal kahit nakapatay pa siya ng daan-daang tao. Nung magkaroon ng rebellion doon sa Sun Chun, matagal na panahon na ang nakakalipas, inakusuhan ng isang binatang lalaki, yung dalawang anak na lalaki
yung anak, dalawang anak na lalaki ni Pastor Yang Wonson at pinatay yung dalawang anak. Kinalaunan, hinuling ng mga pulis ang lahat ng mga komunista na lumaban sa gobyerno at pinagpapatay sila. Subalit, nang yung binatang lalaki na pumatay dun sa dalawang anak ni Pastor Yang Won, nung siya ay naaresto, pumunta si Pastor sa mga pulis at sinabi ito, "Ito ang taong pumatay sa aking mga anak, kaya't pakiusap, ipaubaya ninyo siya sa akin." Sumagot yung mga pulis, "Ano yung gagawin mo?" At sinabi ng pastor, "Pinatawad ko na siya at kukunin siya bilang anak kapalit ng mga namatay kong anak." Ang mga pulis ay labis na nagulat. Sinabi nila, "Paano? Paano? Ang pumatay ng kanyang dalawang anak ay magiging anak niya." Kaya't walang nagawa yung mga pulis at hinayaan ang binatang lalaki na makalaya. Ginawa ni Pastor Yang Wonson ang taong ito na kanyang tunay na anak. Ito po yung dahilan kung bakit yung pamagat ng aklat ni Pastor Yang Wonson ay The Atomic Bomb of Love. Yung atomic bomb ay pumapatay ng mga tao, subalit ang Atomic Bomb of Love ay nagliligtas ng mga kaluluwang patungo sa impyerno. Sinabi ni Pastor Son, "Iniligtas ng Diyos ang makasalanan na papuntang impyerno. Hindi ko ba papatawarin ang binatang lalaking ito na pumatay sa aking mga anak?" Sa panahong iyon, lahat ng mga taong nahuli ng pulis ay agad na binabaril, subalit iningatan ni Pastor Son ang binata mula sa pagkadakip ng mga pulis at iniligtas siya. Ito ay walang kondisyong pag-ibig. Walang anumang kondisyon. Nahabag ako sa iyo ang pag-ibig na agape. Ang mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, paunti-unti na napagtatanto nila ang pag-ibig ng Diyos ng katulad nito. The great love of God cannot be described in words. Beyond the high and high stars, on this low and low land, He sent His Son to save the souls of sin and made Him a propitiation. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maunawaan at maihayag. Kung hindi sa pag-ibig ng Panginoon, paanong ang makasalanan na patungo sa impyerno ay maliligtas? Kaya nga doon sa unang Juan chapter 4 verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang maniwala sa Panginoon ay maniwala kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, nang dahil sa ang pag-ibig na ito ay para sa atin, kailangan natin itong maipakita din sa iba. Minamahal natin ang Diyos nang dahil sa pagmamahal na unang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga doon sa unang Juan 4:19, tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Dahil mahal tayo ng Diyos, kaya't nagagawa natin mahalin din ng Diyos. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang bugtong na anak hanggang sa kamatayan, nabubuhay tayo para sa Kanya. At kung minsan ay namamatay tayo para sa Kanya. Tayo ngayon ay tumutugon sa pag-ibig na iyon. At dun sa Juan chapter 13 verse 34, "Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Magmahalan din kayo sa isa't isa." Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na tayo ay aking mga alagad, kayo'y aking mga alagad, kung may pag-ibig sa isa't isa. Ano yung katibayan na tayo ay naligtas? At ano yung resulta ng ating kaligtasan? Mahal ko ang Diyos ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. Pagkatapos, mahal natin ang ating mga kapatid gaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kailangan natin malaman iyon. Hindi tayo minahal ng Panginoon dahil may dahilan siya para mahalin tayo. Minahal tayo ng Panginoon nung tayo ay nasa ating mga kasalanan. Kaya nga doon sa Roma, chapter 5, verse 6, "Sapagkat nung tayo ay mahihina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama." Ang kahinaan, ito'y nangangahulugan na wala tayong magagawa para sa Diyos.
hindi natin masusunod ang kautusan at ang tanging kakayahan lamang natin ay ang magkasala. Hindi tayo kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Tumalikod tayo sa Diyos at naging mga kaaway dahil sa ating masamang gawain. Siya nga pala, doon sa Roma 5:8, nang noon tayo'y mga makasalanan pa. Ito ay nang tayo'y malayo sa Diyos at nakatakda sa paghatol ng Diyos at pagkawasak. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang sa salita kundi rin sa gawa. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak hanggang sa kamatayan. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Iyon ay pag-ibig. Ang pag-ibig, gamit ang salita, ay hindi tunay na pag-ibig. Sa Unang Juan, chapter 3, verse 18, ang sabi ng mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa salita? Kung gaano kahusay magsalita ang isang tao. Kapag naririnig natin siyang magsalita, ay ang galing-galing. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakikita natin ang kanyang pananampalataya at parang lahat ay kaya niyang gawin para sa Panginoon. Gayunpaman, pagtingin sa kanyang pag-uugali ay hindi pala. Ang totoo, hindi ako naiinis sa isang taong hindi makapagsalita ng maayos. Ang mga tao ay magaling magsalita, ngunit wala namang ginagawa. Kaya nga, dun sa Unang Juan, chapter 3, verse 16, dito natin nakilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Dahil ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin upang iligtas tayo, dapat nating ialay ang ating buhay para sa Panginoon. Ngunit ang Diyos na iyon ay hindi nakikita. Ang ibigin ang di nakikitang Diyos ay ang pag-ibig na nakikitang kapatid, sa nakikitang kapatid. Dapat nating mahalin kahit na mag-alay pa tayo ng ating buhay para sa ating mga kapatid. Ito ay hindi espesyal, ito ay natural. Siyempre, mahal kita dahil magaling ang kapatid sa isang bagay. Nagmamahal ako dahil may nagmamahal sa akin. Ito ay isang pag-ibig para sa tao, pag-ibig na may kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na walang kondisyon. Hindi mahalaga kung galit sa akin ang taong iyon, mahal ko pa rin ang taong iyon. Kahit saktan ako ng taong iyon, sasabihin ko pa rin mahal kita. Bakit? Ang pag-ibig ng Diyos ay bumaba mula sa itaas sa akin. Kung mahal ako ng isang tao, mahal ko ang taong iyon. At kung galit ako, kung galit sa akin ang taong iyon, kinasusuklaman ko siya. At gayon din ang mga tao sa mundo. Naintindihan niyo po ba, may galit man sa akin o wala? Alam ng Panginoon na ipagkakanulo siya ni Judas Iscariote. Alam na ito ni Jesus mula pa ng una. Sinundan siya ni Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon, narinig ang mahalagang salita ni Jesus at nakita yung mga himala na ginawa ni Jesus at namangha at kumain ng tinapay na ginawa ni Jesus sa pamagitan ng paggawa ng mga himala. Nang buhayin niya si Lazaro mula sa mga patay, 4 na araw nang nakakaraan, kasama rin niya doon si Judas. Pero ano ang ginawa niya? Sa huli, hindi kailanman tinawag ni Judas na Panginoon si Jesus. Gayunpaman, mahal ng Panginoon si Jesus, pamahal ng Panginoon si Judas hanggang sa huli. Doon sa Juan chapter 13 verse 1, bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sandibutang ito patungo sa Ama. Yamang minahal niya ang sariling kanya na nasa sandibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Sa kanila, mahal niya si Jesus, si Judas Iscariote hanggang sa huli. Minahal siya ni Jesus. Alam niyang ipagkakanulo siya nito, subalit minahal niya ito hanggang sa huli. Hindi natin ito kayang gawin. Kaya nga,
ng hugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, hinugasan din niya yung paa ni Judas Iscariote. Nung hinugasan ni Jesus yung kanilang mga paa, ay nilabas ni Judas ang kanyang mga paa at sinabi ba ni Jesus, umalis ka. Hindi niya ginawa yun. Hinugasan niya ang mga paa ni Judas at tinuyo ng tuwalya. Minahal siya ni Jesus hanggang sa wakas at ipinagkanulo niya ang pag-ibig ni Jesus hanggang sa huli. Hindi ko iyon maintindihan nung una. Ginawa niya ito para magpakita sa akin ng halimbawa. Sabi doon sa Juan 13:14 hanggang 15, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng paa ng isa't isa sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Ang paghugas ng paa ng isang tao ay gawain ng alipin sa kanyang Panginoon. Magagawa mo ba ito? Siya yung lumikha. Siya ay kapantay ng Diyos. Siya ang hari ng mga hari. Ngunit, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Yung paa ng mga nilalang. Yung paa ng mga makasalanan. Bakit? Ito ay pag-ibig. Pag-ibig. Walang kondisyong pag-ibig. Dahil sa pagmamahal na iyon, tayo ay naligtas. Sa 1 Pedro 1:22. Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa delisay na puso. At pagkatapos na matanto ang biyaya at katotohanan, ang ating kaluluwa ay nalinis at tayo ay naligtas. Ang mga taong naligtas ay may tapat na pag-ibig sa mga kapatid. Itinanim ng Diyos ang pag-ibig na iyon sa atin. Sa Roma 5:5, at hindi tayo binigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sabi, ang apoy ng pag-ibig ay nag-aalab sa akin, ang unang pag-ibig. Ang banal na Espiritu ay patuloy na nagniningas na apoy ng pag-ibig. Kaya't dapat nating mahalin ang Panginoon at dapat na mahalin ang ating mga kapatid na naligtas. Mahal mo ba yung mga taong gusto mo lamang? Nakikita ko ito sa ating church. Para sa mga gusto mo, handa kang gawin ang lahat, pero para dun sa mga hindi mo gusto at kinainisan, sabihin mo, umalis ka at umiiwas ka sa kanila. Mali po iyan. Mahal din natin yung mga hindi ligtas. Ang ganitong pag-ibig ay hindi pag-ibig sa isa't isa, ngunit mahabagin na pag-ibig. Ito ay ang dakilang pag-ibig. Ang mahabaging pag-ibig na ang Diyos na sagana sa awa ay minahal tayo nang tayo ay makasalanan. Naawa tayo sa mga hindi ligtas. Marahil dapat pati sa mga kasuklam-suklam na makasalanan. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral natin ang Ebanghelyo at sinisikap na maligtas ang mga iyon sa kasuklam-suklam at masasamang tao. Nang si Jesus ay nasa krus kasama ng kriminal na nagsisi sa huli, ay sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Siya ay nakatakda ng mapunta sa impyerno, subalit siya ay napunta sa langit. Siya ay pumatay at nagnakaw sa buong buhay niya. Walang dahilan para siya ay ibigin ng Diyos. Dahil alam niyang siya ay makasalanan, natakot siya sa Diyos at humingi siya ng awa sa kanya at nagtanong kung maaari siyang isama ni Jesus. Sige, kagad, walang dahilan. Ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sinama siya ni Jesus sa langit. Ang unang taong naligtas pagkatapos mamatay ni Jesus, ang taong napunta sa langit nang siya ay nasa harap na ng mga pintuan ng impyerno. Sa pinakamaiglang panahon ay naligtas siya. Iyan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit kaya? Ang sagot ay ang pag-ibig ng Diyos. Kapag nagbibigay tayo ng biyaya sa mga taong kinasusuklaman natin, tulad ng pagbibigay ng isang piraso ng tinapay, ito ay yung mahabagin na pag-ibig. Hindi ito magagawa sa pagmamahal ng tao. Ito ay tapos na sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, dun sa Unang Juan, chapter 4, verse 10. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya.
Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantupos sa ating mga kasalanan. Upang ipagkasundo tayo sa Diyos nang tayo'y mga kaaway pa ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay ginawa sa atin. Ang pag-ibig ay dapat na mapukaw. Ang apoy ng pag-ibig ay hindi dapat mamatay. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, pagsunod sa salita ng Panginoon, pangangaral ng Ebanghelyo at ang pag-ibig sa mga kapatiran ay dapat na nagmula sa pag-ibig na ito na siyang humihimok sa atin. Pag-ibig. Kapag binuksan ang switch, ang malaking makinarya sa pabrika ay nagsisimulang gumana. Yung mga makinaryang ito ay maingay na gumagawa, subalit kung papatayin natin yung switch, titigil ang lahat ng ito. Wala tayong anumang magagawa kapag ang pag-ibig ay wala sa atin. Kapag ganon, mahirap mamuhay sa ating buhay pananampalataya. Maaari itong mamatay. Kung titignan natin sa Apocalypse chapter 2, ang iglesia sa Efeso, gaano ba kaayos ang buhay pananampalataya nila nung una? Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa inyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Yung pag-ibig ay nawala. Ano yung unang pag-ibig? Ang isang lalaki at babae ay nagtatagpo at umiibig sa isa't isa. Sila ay nagiging bulag at baliw sa pag-ibig. Kung wala ka, mamamatay ako, at kung wala ako, mamamatay ka. Ganito yung unang pag-ibig. Kalaunan, makikita nila yung mga pangit na ugali ng bawat isa. Nagpakasal ako nang hindi ko man lamang nalalaman ito. Paano ako nagpakasal sa isang katulad mo? Dati ay maganda sa paningin ko, ngunit ngayon ay naiinis na ako. Marami ng reklamo, sama ng loob, at gusto na talagang umalis. Bakit? Ito'y namamatay. Ito yung makasariling pag-ibig. Lubos sa mayabang, pag-ibig na may kondisyon. Kaya, sasabihin ay, maghiwalay na tayo dahil sa marami tayong problema. Dahil yung pag-ibig ay nawala na. Habang ang pag-ibig na ito ay nagpapatuloy, kahit na magkaroon man ng maliit na pagkakamali, magsalita ng mali o makaramdam ng lungkot, magmamahal ka pa rin, subalit ngayon, walang kapangyarihan. Nang maunawa natin yung pag-ibig ng Panginoon, itinanim at ibinuhos ng Espiritu Santo yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang apoy na ito ay dapat na nananatiling nagniningas. Kaya nga, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ibig sabihin na ang apoy ay namamatay kapag pinatay ng tubig, kagaya ng apoy na pinapatay ng fire extinguisher. Kapag may apoy ang pag-ibig, pinapatay natin ito. Pero dapat hindi natin ito gawin. Ang pag-ibig ang kumikilos sa inyo upang umibig at mabuhay para sa Panginoon. Sundin ang salita, magsakripisyo, gumawa ng lahat ng bagay at ibigin ang mga banal. Subalit, ito'y namatay. Kaya nga doon sa Efeso Church, binanggit ng Panginoon ang pag-ibig na ito, ang unang pag-ibig. At sinabi, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Magsisi ka, magsisi ka. Magsisi sa maling pamumuhay, manumbalik ka. Alisin mo, aalisin ko ang iyong ilawan. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin na ang Espiritu Santo ay aalis. Bagamat yung ating kaligtasan ay hindi na mawawala, kapag aalis ang Espiritu Santo, hindi tayo makakapamuhay sa ating buhay Kristiyano. Mawawala yung ating lakas. Ganun din yung iglesia, nag-aaway-away sila sa isa't isa kapag ang Espiritu Santo ay umalis. Ang mga kapatiran ay nagsiselo sa isa't isa at sila'y maiingay. Kapag sinasabihan silang, ipangaral ang Ebanghelyo, walang sino man ang sumusunod at nagsasabing, gawin mong mag-isa yan. Maari itong mangyari. Ngayon, yung agape love, sa pag-ibig na ito, dapat na mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Ito yung dakilang pag-ibig. Mahalin ninyo ang asawang babae kung paanong minahal kayo ng Panginoon.
gaya ni Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa iglesia. Ibig sabihin na ganito dapat mahalin ng lubos ng isang tao ang kanyang asawang babae. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito malibang magsisi ka. Kaya nga, dun sa Juan chapter 15, verse 13 hanggang 14, sabi, wala nang higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Mayroong pangyayari kung saan tumalo ng isang tao sa tubig upang iahon ang kaibigan na nalulunod. Subalit, siya mismo ay namatay dahil sa nawalan siya ng lakas. Walang masigit pang dakilang pag-ibig ang mamatay upang iligtas ang isang kaibigan. Maging sila'y namamatay para sa buhay ng kanilang mga kaibigan. Subalit, anong dakilang pag-ibig ang mas mahigit pa rito? Ito yung tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na isinuko ang buhay, ito ay yung tunay na pag-ibig. Hindi po ba? Ang pag-ibig ng Diyos na nasa Biblia ay upang ibigay ng walang kondisyon, upang ibigay ng higit pa ang lahat at isakripisyo ang sarili. Nang sagana. Yung pag-ibig ng magulang, lalo na yung ina, ay napakalaki ng pag-ibig niya sa kanyang anak. Ibinibigay at ibinibigay pa ng higit at higit pa ang lahat. At nalulungkot kapag hindi niya naibibigay yung lahat. Ito ay walang dahilan. Ngayon, kapag napalaki na niya silang lahat, sasabihin ba niya, o natapos ko na ang lahat ng aking tungkulin ha, alam niyo ba kung magkano yung nagastos kong diaper nang maisilang kayo? Magkano yung nagastos ko sa diaper, sa gatas, yung sa pagpunta sa ospital at pagpapagamot, sa pagpapaaral at doon sa mga binili ng mga bag at gamit? Ilalabas niya ba yung lahat ng mga resibo sa kanyang mga anak? Hindi, limot na ng mga magulang ang lahat ng ito. At minahal silang hanggang sa huli. Minamahal ng magulang ang kanyang mga anak hanggang sa huli. Ito'y kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Subalit, sa mga tao, kapag hindi umakma ang katangian ng isang tao sa kanya, imbis na mahalin, pinipintasan nila ito. Nagsasabi ng masasama tungkol nito, sinisiraan at sinisikap nilang maghiganti. Hindi dapat ganito yung mangyari. Ngayon, sa pag-ibig ng asawa at babae, kailangang sumunod at magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki bilang ulo. Gaya ng Panginoon na siyang ulo at ang mga ligtas na banal ay dapat magpasakop sa Panginoon. Ito'y malaking usapin. Maari nating sabihin, magagawa natin ito dahil ang Panginoon ay perpekto at banal. Subalit, paano kung nakagawa ng mali ang iyong asawang lalaki? Ito yung utos. So, ano ang gagawin mo? Ibig sabihin, gawin ito ng may pag-ibig kung paanong pinaglilingkuran ninyo ang Panginoong Diyos bagamat hindi nakikita, kung paanong nagpapasakop kayo sa Kanya bilang ulo at iginagalang siya. Gano'n ba dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin upang ibigay din natin ang ating buhay sa kanya. At sa ganitong pag-ibig, dapat na ibigin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Paano naman ito? May dahilan ba? Ito'y walang kondisyon. Banal na pag-ibig. Perpektong pag-ibig. Walang kasinungalingan sa pag-ibig. Dinadaya o may itinatago ba sa isa't isa? Ito po'y maling pag-ibig. Ngayon, mahalin ang asawang babae sa gaanong pag-ibig. Habang ang ating pananampalataya ay lumalago, naunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon ng higit at higit pa. Bagamat ligtas na tayo, naunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon, subalit hindi pa nang lubos. Na maunawaan ang luwang
haba, taas, at lalim ng pag-ibig. May mga ganitong salita sa Efeso chapter 3, ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Na nangangahulugang ito ay pag-ibig na hindi kayang unawain ng pag-iisip. Ito yung pag-ibig na hindi kayang sukatin. Ito yung pag-ibig na patuloy nating nauunawaan. Sinabi ni Apostol Pablo doon sa Efeso chapter 3 verse 18, magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim. Maunawaan natin ang pag-ibig kung kasama ng lahat ng mga banal. Ngunit hindi natin maunawaan ang pag-ibig kung mag-isa at isinasara ang pinto, hindi po ba? Mayroong isang aklat na love na isinulat ni Lee Kuang Zhu. Binasa ko ito at nagustuhan ng iba, pag-ibig. Anong pag-ibig? Sabihin natin isara mo ang pinto at binasa yung aklat na tinatawag na love. Kung ganito, maunawaan mo ba ang pag-ibig? Kahit nagbabasa ka na mag-isa, hindi mo ito maunawaan. Ito'y parang kapag nagbasa ka ng aklat ng How to Become a Good Model Driver. Isinara mo yung pinto, binasa mo ito, kung paano paandarin yung makina o mabante, kung paanong huminto at anong gagawing mag-park kung paatras kapag nasiraan ang sasakyan. Bilang isang model driver, mayroong detalyadong paliwanag. Ipalagay natin, isinara mo na ang pinto at binasa ang buong aklat ng maraming beses. Kung gayon, maaari ka na bang maging magaling na driver? Imposible. Kailangan mong sumakay dun sa sasakyan, paandarin at magmaneho. Yung mga baguhan na walang karanasan ay kaagad na babangga kapag may hindi inaasahang sitwasyon. Hindi nila alam ang gagawin. Ang ilan ay namamatay. Subalit, silang matagal nang magmaneho ay mga magagaling ng driver. Ang gayon tao ay hindi na-aksidente at bagamat meron ng emergency, mabilis nilang naiiwasan yung aksidente. Sila iba. Nagmamaneho na rin ako mula noong 1975. Meron lamang akong ilang aksidente, subalit hindi malalaki. Gayun din, yung pag-ibig na may karanasan, ang pag-ibig ay dapat na unti-unting lumalago. Sa una, yung emosyonal na pag-ibig. Sumunod, yung physical na pag-ibig. Pagkatapos, ay pag-ibig na may kondisyon. At saka, kaunti-unti, yung pag-ibig sa katangian. Ngayon, pag nagkaanak na, napalaki na yung anak, ang matanda ay wala ng emosyonal na pag-ibig. Ang physical na pag-ibig ay halos wala na rin. Ngayon ito ay pag-ibig na sa katangian. Dahil sila'y lubos na nagtrabaho sa kanilang buong buhay at tinulungan ang isa't isa, kaya nga minsan sinasabi ko ito. Kapag tumingin ka sa mga lugar kagaya sa park sa Europe at Amerika, mahirap na makakita ng ganitong bagay sa Korea. Hindi ako sigurado kung ano yung pinag-uusapan nung lolo at lola na talagang puti na yung kanilang mga buhok habang sila ay magkahawak ng kamay at naglalakad doon sa park at nakaupo na magkatabi at kasama. Talagang matamis yung tingin nila sa isa't isa. Maaring sinasabi nung lolo at lola sa isa't isa, "Honey, huwag ka munang mauna. Hirog ko. Marami ka ng pinagdaanan mula nang ikinasal ka sa akin. Dapat sabay tayong mawala, ha?" Ayan. Ganito ang pag-uusap nila habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Marahil ay ganito yung kanilang pag-uusap. Napakalaki na nila o napakalaki na ng kanilang mga anak at nakabukod na sa kanila. Nagawa nila ito nang sila lamang at hindi umaasa sa iba. Ito yung pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig dun sa personalidad. Pagmasdan ninyo ito. Ito'y mukhang banal. Ito ay iba sa pag-ibig na meron ngayon sa mga kabataan. Ang pag-ibig na meron tayo sa Panginoon ay dapat paunti-unting mabago sa pag-ibig na personal. Malinaw po ba ito? Ang pag-ibig sa pagitan ng asawang lalaki at babae,
Yung ganitong uri ng pag-ibig ay dapat mag-mature ng paunti-unti. Yung pag-ibig ay dapat mag-mature. Ang isa ay basta na lamang nagagalit dahil hindi sila tugma ng iniisip. Sasabihin ng babae na, "Hay, sana late na umuwi yung asawa ko. Saka ayaw ko rin naman magluto para sa kanya." At ayaw rin naman ng asawang lalaki na makita yung kanyang asawa, kaya nga umuwi siya ng gabing-gabi na pagkatapos niya makipag-inuman sa kanyang mga barkada. Umuwing lasing at sisigawan yung kanyang asawa. Naku, mukhang nakakatakot talaga ito. Ang pag-ibig ay wala na. Bagamat tayo'y ligtas na, mayroon pa rin tayong maraming mga pagkukulang at kahinaan. Ngunit inibig niya tayo nang tayo'y mga makasalanan pa. Inibig niya tayo nung tayo'y mga mahihina pa. Isinuko niya ang kanyang buhay nang tayo'y mga kaaway pa. Hanapin nga natin sa Efeso chapter 5 verse 28. Efeso chapter 5 verse 28, gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ito yung nararapat na gawin kung paano ring inialay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At sinabi ng mas detalyado, gaya ng kanilang sariling mga katawan. Gaya ng sarili nating katawan. Pinapakain natin yung ating sarili, hindi po ba? Dinadamitan, dililinisan kapag madumi at inaalagaan kapag may sakit. Gaano gawin natin natatrato ng napakalagang ating mga katawan? Yung asawang babae ay ang kanyang mismong katawan. Dapat niya itong tratuhin ng tulad sa kanyang sariling katawan. Ang umibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Kapag ang isang tao ay iniibig niya ang kanyang katawan, ang kanyang mukha lang ba ang iniibig niya? Kamay lang ba yung iniibig niya? Iyong kanang kamay lamang ba? Hindi, may pakilam din siya sa kaliwang kamay, dun sa paa at kapag nangangamoy, eh syempre nililinisan din niya. Ito ay isang katawan, isang buong katawan, tulad ng kanyang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Hindi niya pwedeng saktan yung sarili niya, tama ba? May tao bang sasaktan niya yung kanyang sarili pag napagod yung kanyang binti at yung daliri ay mabaho na? Sasabihin niya ba, bakit ka mga nagkaroon ng athlete's foot, ang pangit mo? Sasabihin madya yung mga yun? Kaya nga, dun sa verse 29, sabi, sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan, iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Meron ba ditong napupuot sa kanyang sariling katawan? Kapag ba may problema yung isang bahagi ng katawan, ay hindi mo na ito pakakainin? Sasabihin mo ba na hindi kita papakainin hanggang sa mamatay ka sa gutom? Siyempre hindi po. Inaalagaan, pinapakain, dinadamitan, nililinisan at pinapahinga natin ito kapag pagod at ginagamot kapag may sakit. Katulad ng ginawa ni Jesus sa iglesia. Kailangan natin palugoyin at alagaan ang isa't isa. Alam mo ba kung gaano inaalagaan at minamahal ni Kristo ang iglesia? Walang humpay niya tayong minamahal, pinapalaki at inaalagaan maging isang maging sa ating kabiguan at kahinaan. Bakit sa tingin ninyo isinasalarawan ng Diyos ang relasyon sa pagitan ni Kristo at ng church sa asawang lalaki at asawang babae?
ito'y isang hiwaga. Kaya nga, dun sa verse 31 ng Efeso chapter 5, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Hiwaga, ito ay dakila. Ano ito? Gaanong kadakilang hiwaga ito? Yung mga born again na kapatiran at ang Panginoon, si Kristo at ang iglesia. Ang asawang lalaki at ang babae ay ang hiwaga ni Kristo at iglesia. Ito ay isang simbolo. Ito ay pagpapakita ng relasyon. Kapag hindi na alam kung ano ang gagawin, tulad sa pag-aalaga at pagpapalaki sa atin ng Panginoon ng may hindi nababagong pag-ibig, bagamat tayo'y hindi sapat at mahina, ang asawang lalaki ay dapat ding alagaan ang kanyang asawang babae kahit ito ay hindi sapat at mahina. Bakit ganito? Dahil siya ang kanyang katawan. Kung mapapansin natin, doon sa Chinese character na ang kahulugan ay tao, doon sa Chinese character na ito, meron kayong makikitang mahabang linya. At tulad nito, ito yung isang bahagi at nakapahilig sa bandang ibaba. At ang linya ay hindi matuwid pero nakadikit sa isa pang linya. Ang mahabang ito ay yung asawang lalaki at yung isang linya naman ay yung asawang babae. Unang ginawa ng Diyos si Adan at kanyang sinabi, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Bakit ba kailangan niya ng katuwang? Si Eva ba ay magluluto dun sa halamanan ng Eden? Wala ba siyang gamit na panluto noon, di ba? Siya ba'y maglalaba? Eh wala naman silang damit na kailangan labhan. Sa pagkain? Eh lahat naman sa palibot sa kanila ay puro pagkain. Tulad ng mga napakabuting bunga sa halamanan. Hindi na niya kailangan magtanim pa. Kung ganun, paano tutulungan ni Eva si Adan? Ang mga tao ay hindi lamang kumakain at nagdadamit. Kailangan rin nila ng pag-ibig. Ganun yung ginawa ng Diyos dahil siya ay pag-ibig at hindi mabuti para kay Adan ang mamuhay ng nag-iisa. Nilikha ng Diyos ang lahat ng sansinukob at siya ay mayroong makalangit na hukbo at mga anghel. Ngunit hindi ibig sabihin na iniibig sila ng Diyos. Ang halaman ng Eden ay isang langit na nasa lupa. Doon ay mayroong napakaraming hayop na pinangalagaan ni Adan. Ngunit sa Adan ay malungkot pa rin dahil wala siyang kapareha. Yung mga hayop ba ay pwedeng iparehas sa tao? Ang pag-ibig ay maisasagawa lamang sa pagitan ng may mga magkaparehang katangian. Kaya ginawan siya ng Diyos ng kapareha. Isang katuwang, nilikha ng Diyos ang lahat sa kalawakan at siya ay mayroong hukbo ng mga anghel. Ngunit hindi sila ang sinisinta ng Diyos, kundi sila yung mga lingkod lamang. Gayunpaman, hindi mainam sa tao ang mag-isa. Ito ay tumutukoy rin sa Diyos. Ang Diyos ay namumuhay ng mag-isa. Kailangan niya ng makakasamang iibigin. At kung titingnan natin sa Genesis chapter 2, ito ay inilarawan ng maayos. Gumawa ang Diyos ng katuwang, pinatulog niya ng mahimbing si Adan at nakatulog siya ng mahimbing na hindi niya namamalayan na may humugot sa kanyang tadyang. Tama po ba? Nalalaman niyo po ito, hindi po ba? Pinatulog ng mahimbing ng Diyos si Adan, kinuha ang kanyang tadyang at ginawa ang isang babae mula rito. Nang magising si Adan, ano yung kanyang nakita? Si Eva. Anong ganda nga ni Eva. Ang ganda, ganda talaga ni Eva. Maaring sabi ng Diyos, Adan, tignan mo siya. Hindi ba't maganda siya? Siya ang iyong asawang babae. At talagang nagustuhan siya ni Adan. Kaya kanyang sinabi, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Ito yung maliit na version ng buong Biblia. Kaya nga dun sa Roma chapter 5,
Adan na siyang anyo ng isa na darating. Si Adan, sa halamanan ng Eden, ay larawan ni Hesukristo. Si Jesus, yung Diyos na pumarito sa sanlibutan sa anyo ng tao. Alam niyo po ito, tama po ba? Ito yung larawan ni Jesus. Si Jesus, yung Diyos na pumarito sa sanlibutan sa anyo ng tao. Bakit siya pumarito sa sanlibutan? Ito ay dahil ginawa niya ang mga tao ayon sa larawan ng Diyos at kanyang mga iniibig. Ngunit sila ay nagtaksil sa pag-ibig na ito at naging masama. Sila ay kinuha ng Diablo. Iniwan ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki at umalis. Ngunit si Jesus ay dumating upang hanapin ang taong iniibig ng Diyos na siyang tumalikod sa Diyos. Dumating siya sa sanlibutan sa anyo ng katawan ng tao. Bakit? Dumating siya upang hanapin ang kanyang iniibig. Hindi ba ito'y kamangha-mangha? Ano yung dapat nating gawin? Pinatulog niya ng mahimbing si Adan. Sa Biblia, ang tulog ay Kristiyanong patay. Si Jesus, na walang kasalanan, ay pinako doon sa krus at sinabi niyang natupad na. Siya yung namatay sa krus sa halip na tayo at dumanak ang kanyang dugo, inulus ang kanyang tagiliran at lumabas ang kanyang dugo. Ang sugat sa kanyang dibdib ay pintuan ng langit. Ang pintuan ng langit ay nabuksan. Dumanak ang dugo sa tagiliran ni Jesus at iniligtas niya tayo. At ginawa niya tayong minamahal na asawang babae. Kung paanong nagkaroon ng butas sa tadyang si Adan, kinuha ang kanyang mga buto upang gumawa ng babae. Kung paanong lumikha ng katuwang ni Adan, ay gayon din naman si Jesus. Siya ay namatay sa krus, inulos ang kanyang tagiliran, dumanak ang kanyang dugo. Kaya, ano nga ang layunin ng pagliligtas niya sa atin sa pamagitan ng kanyang dugo upang gawin tayong minamahal na babaeng ikakasal? Siya ay namatay upang tayo na mga makasalanang pupunta sa impyerno ay mapunta sa langit. Ngunit, hindi ito yung layunin. Kapag pupunta na tayo sa langit, naroon din ang mga anghel. Ang mga anghel ay hindi anak ng Diyos at hindi rin ang babaeng ikakasal kay Kristo. Alam niyo po ba ito? Tayo yung mga anak ng Diyos at mga babaeng ikakasal kay Kristo. Mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayo yung mga tagapagmana at ibig sabihin, ng babaeng ikakasal kay Kristo ay katuwang sa pag-ibig. Upang iligtas tayong mga masasamang makasalanan at gawin tayong mga babaeng ikakasal kay Kristo. Si Jesus na namatay sa krus at dumanak ang lahat niyang dugo. Inulos yung kanyang tagiliran, gaya ng paglikha sa isang babae. Pagkatapos ay muling pagkabuhay. Anong ginawa ni Jesus? Opo, nagpakita yung babaeng ikakasal. Kaya nga doon sa ikalawang Korinto, chapter 11, ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibuho sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berhen. Kapag naligtas ang isang tao, paano nga na ang maruming makasalanan ay magiging babaeng ikakasal kay Kristo? Kahit na tayo ay naligtas na sa pamagitan ng paghuhugas sa dugo ni Kristo, ang ating puso at buhay ay hindi paganap. Kaya sa pamagitan ng salita ng Diyos, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Meron pong Bible verse na ganyan. Gaya ng paghuhugas ng tubig, dapat tayong maging malinis at walang batik at kulubot. Isang maluwalhating babaeng ikakasal kay Kristo. Sa halamanan ng Eden, si Eva ay ganap na babae. Wala siyang batik o kulubot. Siya ay malinis na babae. Gayunpaman, naging makasalanan ng mga tao. Ano ang dapat gawin upang maging malinis? Dapat linisin yung dumi ng kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Dapat tayo maging banal sa pamagitan ng katotohanan at maging malinis sa pamagitan ng salita ng Diyos. Linisin ng linisin araw-araw. Kaya kapag tayo ay pupunta na sa langit, tayo ay magiging maluwalhating iglesia na walang batik at kulubot.
Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berhen. Kung titingnan natin sa Apocalypse 19, ang araw kung kailan darating si Jesus ay yung araw kung saan ay dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang magiging asawa, ang kanyang sarili, at kanyang ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Tayo ay nilinis sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Tayo ay patuloy na nililinis sa pamagitan ng salita at dahan-dahan na nagiging banal. Kaya kapag tayo ay tumayo sa harapan ng Panginoon, tayo ay makintab at nakasuot na malinis na damit. Dapat tayong maging mas malinis sa paglipas ng mga araw. Kaya nga, kung titingnan natin sa unang Juan chapter 3, verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi na nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo'y magiging tulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Kapag nakaharap na natin ang Panginoon, tayo'y magiging banal kagaya niya. Kapag ang isang makasalanan na pupuntang impyerno ay naligtas, pagkatapos maligtas, bakit mayroong araw ng kasal? Dapat maging higit na malinis ang babaeng ikakasal paglipas ng mga araw upang makaharap sa lalaking ikakasal. Ang lalaking ikakasal ay gwapo, siya ay napakabanal. Tapos sasabihin, babaeng ikakasal, ikaw ay pumasok. Kung gayon, ano yung gagawin ng babaeng ikakasal? Kung yung babaeng ikakasal ay hindi naligo ng 3 buwan, tapos gulo-gulo yung kanyang buhok, mabaho, talagang tatakbo ang lalaking ikakasal. Tama po ba? Ito yung panahon kung kailan yung babae ay pinakamalinis, maganda at maayos. Siya ay makakapasok upang maghanda sa pagharap sa Panginoon. Upang maging malinis, dapat nating alisin yung dumi, lahat ng dumi. Ito yung dahilan kung bakit namatay ang Panginoon para sa atin at dahil mahal niya tayo, ginawa niya tayong babaeng ikakasal. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ibig sabihin, dapat nating gawin palagi. Hindi ito magagawa ng mga taong hindi ligtas. Kaya naman, tignan natin saglit sa Colossus, Efeso, Filipos, pagkatapos ay Colossus, chapter 3, verse 19. Colossus, chapter 3, verse 19. Colossians chapter 3 verse 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Verse 19 po ba? Colossians chapter 3 verse 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Tama? Verse 19, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Kaya, natatawa po ba kayo? Ngayon, ibigin ninyo yung inyong asawa. At lalong-lalo na, huwag kayong maging malupit sa kanila. Huwag maging malupit, ibig sabihin, huwag saktan ang kanilang damdamin. Huwag saktan yung kanilang damdamin. Huwag silang pag-alalahanin at huwag silang pahirapan. Ito ay dahil malakas ang mga lalaki at ang mga babae ay mahina. Minsan, sinasaktan ng mga lalaki yung mga babae sa pamagitan ng salita. At kung minsan din naman ay physical silang sinasaktan. Kaya naman, mayroong isang babae na nagsabi na alam na niya na iyon ay mangyayari. Kaya nga, pasikreto siyang pumupunta sa Taekwondo gym para mag-aral ng Taekwondo. Ayan. At sabi niya, kung may masamang mangyari, handa na siyang lumaban. Kaya, kung magsimula silang mag-away, hinihigpitan niya yung kanyang sapatos at sasabihin, "Hala, simulan na natin." Pagkatapos kong mapakinggan ito, hindi dapat ito mangyari. Kung tutusin, pareho silang mali.
Kapag may maling sinabi yung asawang lalaki, sasabihin ng asawang babae, patayin mo na ako! Ito ay mali. Pareho silang mali. Huwag kayong maging malupit sa kanila. Si Apostol Pablo ay isang taong hindi nag-asawa, ngunit eksperto ang eksakto yung kanyang itinuturo sapagkat tinuruan siya ng Espiritu Santo. Ang pananakit sa asawang babae ay pananakit sa kanyang sarili. Pareho ito sa paggawa ng sa kanyang sariling katawan. Tingnan natin saglit po doon sa unang Pedro. Unang Pedro. Unang Pedro chapter 3 verse 7. Unang Pedro chapter 3 verse 7. Gayun din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa na sa inyong pagsasama na binibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlan. Yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makadlang sa inyong mga panalangin. Ito ay eksaktong nakasulat dito. Kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa. Maging mapagbigay sa inyong mga asawa. Sa Biblia, ibig sabihin ay ipinahihintulot ng Diyos na mamuhay ang mag-asawa ayon sa kalooban ng Diyos. Lubos na naunawaan ang kalooban ng Diyos at nirerespeto ang isa't isa. Ibig ko pong sabihin, dapat matuto mula sa Biblia kung paano pahalagahan ang isa't isa, pagtiisa ng isa't isa at ganap na gawin ang obligasyon sa isa't isa. Mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama na binibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlan. Ang mga lalaki ay mahina, ngunit yung mga babae ay mas mahina. Ang mga tao ay mahina, ngunit ang babae ay mayroong mas mahina na puso at katawan kaysa lalaki, hindi po ba? Ito ay mababasaging kagamitan. Ito po ay maganda, hindi po ba? Ngunit, ito ay parang kristal. Ito, tingnan po natin, di ba? Maganda ito para itong kristal. Ngunit, ito ay hindi naman talaga kristal. Ito ay mababasaging kagamitan. Ngunit, ito ay mababasag kapag nahulog. Ito ay marupok na kagamitan. Ang mas marupok na sisidlan ay dapat gamitin ng mas maingat. Ang marupok na sisidlan ay napakahalaga. Kaya't ang sisidlan na ito ay dapat gamitin ng mayroong pag-iingat. Kung ito ay ilalapag ninyo ng ganito, ang sisidlang ito ay mababasag. Yung asawang babae ay may mas mahinang kagamitan, ngunit napakahalaga. Kaya't ang asawang lalaki ay dapat maingat na mag-alaga. Hindi siya dapat na manakit sa salita, sa gawa, durugin yung kanyang puso at pag-alalahanin siya. Kung ikaw ay nagkamali sa iyong asawa, ay dapat kang maghingi ng tawad. Kailangan mong sabihin, ako yung nagkamali, patawad. Kaya buksan natin sa 1 Corinto chapter 7. Tingnan po natin 1 Corinto chapter 7, verse 3 hanggang 5. 1 Corinto chapter 7 verse 3 hanggang 5. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa, sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan kundi ang asawa, at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Huwag pagkaitan ng isa't isa maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang maiukol ang mga sarili sa panalangin at pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo'y tuksohin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Merong tungkulin yung asawang lalaki at babae na dapat gawin pagkatapos na ikasal. Sinabi ng verse na ito na huwag ninyong pagsisihan ang tungkulin.
Kung ang lalaki at babae ay kinasal, ang dalawang tao ay nagiging ganap na isa. Kanina po sinubukan kong isulat yung tao sa Chinese alphabet or character. Kaya lang naitigil ko ito. Ito ay katulad nito. Ganyan po, yung may mas mahaba. Ito po yung lalaki at yung isa naman po ay yung mas maiksi na nakatapat doon sa gitna ay parang nakatapat sa tadyang na lalaki. Merong nagsabi na ang babae lumabas sa tadyang. Gayunpaman, sa Chinese, kung tatanggalin mo yung consonant sa letter na tinatawag na tao, ang pagbabaybay ay masisira. Sa katotohanan, sila'y umaasa sa isa't isa. Dahil yung lalaki ay hindi ganap, ang Diyos ay lumikha ng babae bilang katuwang. Kaya't mayroong tungkulin na dapat gawin ang mag-asawa. Ang asawang lalaki ay tumutulong sa kanyang asawa, ang asawang babae tumutulong sa kanyang asawang lalaki. Yung asawang lalaki ay mayroong responsibilidad na tumulong sa bahay, pinansyal at sa mga material. Ang babae ay mayroong ring responsibilidad na alagaan ang kanyang asawa. Silang dalawa ay mayroong responsibilidad at pagkatapos na magpakasal, ang asawa ay dapat magtuon sa kanyang asawa. Hindi na ninyo kailangang maghanap pa ng ibang kapareha. Alam naman po ninyo ito, hindi po ba? Hindi mo iyang katawan. Ang asawang lalaki ay walang otoridad sa kanyang katawan. Ngunit, meron ang kanyang asawang babae. Yung asawang babae naman ay walang otoridad sa kanyang katawan. Ngunit, meron ang kanyang asawang lalaki. Ang dalawang tao ay naging iisa. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 17. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Yung asawang lalaki at yung asawang babae ay naging iisa sa physical at sa spiritual. Ang Panginoon na tayo ay naging iisa. Maraming mga ekspresyon na nagpapaliwanag ng relasyon ng asawang lalaki at asawang babae at ng relasyon natin at ng Panginoon dito sa Biblia. Kaya dapat na magampanang mabuti ng mag-asawa ang kanilang tungkulin. At huwag pagkaitan ng isa't isa maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang maiukol ang sarili sa panalangin. Ang asawang lalaki ay para sa asawang babae at ang asawang babae para sa asawang lalaki. Ang mag-asawa ay ginagalang ang isa't isa at nagsasaalang-alang, gumagalang ng mabuti at kailangan nilang panatilihin ang kanilang buhay na masaya. Ang salitang huwag pagkaitan ay nangangahulugan huwag silang paghihiwalayin. Maari silang mawalay sa sandaling panahon para sa panalangin at sa pangangaral. Dapat meron silang kasunduan, ngunit ang mag-asawa ay hindi maaring mahiwalay sa asawa sa mahabang panahon. Ito yung sinasabi ng Biblia, muli kayong magsama. Hindi nararapat para sa mga kinasal na maghiwalay o malayo. Bakit? Hindi ito nararapat. Kung meron silang plano na maghiwalay, hindi na lang dapat sila nagpakasal. Ang mga taong naligtas ay dapat malaman na bilang mahinang sisidlan at sa 1 Pedro chapter 3 verse 7 ay sinasabi ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay. Ang mga ideya na ang lalaki ay dapat tratuhin na alipin ang babae at ang babae ay dapat igalang ang mga lalaki ay mga salitang sinasabi ng taong makamundo. Hindi ito salita ng mga Kristiyano. Ang lalaki at babae ay pantay kay Kristo. Tayo ay mga anak ng Diyos na tumanggap ng buhay na walang hanggan at ang mga tatanggap ng mana ng Diyos. Dapat nating igalang ang isa't isa sapagkat tayo'y pantay-pantay sa pananampalataya ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay sa mga Kristiyano. Ang ibang nanay ay pumupunta sa ibang bansa upang pag-aralin ang kanilang mga anak sa ibang bansa. Kung ganoon, paano naman si tatay? Ang mag-asawa ay naghihiwalay ng ilang taon upang suportahan ang pagpapaaral ng anak. Ang ibang mga tatay ay hindi gaya ng tatay na gansa. Siya ay isang tatay na maya. Ang maya ay hindi lumalayo. Siya ay lumalabas lamang, tapos umiikot, tapos sinasabi niya chirp, 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 tapos
Pagkatapos nun ay ito ay umuwi. Ito yung tatay na Maya. Sinasabi na mas mabuti ang tatay na Agila. Kasi kaya niyang pumunta doon na kasing bilis ng eroplano. Yun nga lang, hindi siya pumupunta. Hindi siya pumupunta doon, hindi po ba? Sa tingin ko ay hindi dapat gawin ng mga Kristiyano ang ganito. Tama po? Ano ba ang layunin natin? Tama po? Ano yung layunin ng kanilang ginagawa? Tingin ko po ito ay mas mahalaga na ang asawang lalaki at ang asawang babae ay merong normal na buhay mag-asawa sa kanilang tahanan. Maari ninyong gawin ang edukasyon o yung pagpapaaral sa inyong mga anak sa inyong bahay o sa inyong bayan. Kung ipapadala ninyo ang inyong mga anak sa ibang bansa pagkatapos mag-aral at paglipas ng ilang taon, ay hindi kayo nagkita kung gayon ginagawa mo itong malayo yung pamilya ninyo sa isa't isa. Alam ba ninyo na kahit ang tatay ay nagtatrabaho ng maigi at sinusuportahan ang mga anak upang mag-aral, ano yung kanilang sinasabi? Sinasabi nila na sila ay may generation gap kaya hindi sila magkaintindihan. Sila ay nakakaramdam ng pagkalayo ng loob. Huwag kayong mamuhay ng ganito maliban sa mga espesyal na pagkakataon. Huwag ninyong subukang gawin ang inyong mga anak na kilalang tao, ngunit gawin silang mga Kristiyano. Hayaan ninyong ang inyong mga anak ay maligtas. Hayaan silang magkaroon ng normal na Kristiyanong pamilya sa iglesia. Ito ay napakaganda sa paningin ng Diyos. Nais ba ninyo maging espesyal na tao ang inyong mga anak? Ito ay posible na ang inyong mga anak ay malayo sa Diyos kung meron silang maraming kaalaman bago sila magkaroon ng normal na pananampalataya. Meron akong kilalang isang brother sa ating church. Siya ay kumita ng malaking pera sa Amerika at sa Europa upang suportahan ang kanyang anak at ginastusan siya. Ginastusan niya yung lahat ng kanyang kayamanan, ginastos niya para dun sa kanyang anak. Ngayon ay hindi niya na nakikita yung kanyang pamilya. Yung nanay at kanyang mga anak ay magkakalapit yung loob nila, ngunit yung tatay ay malayo at iniwan nila ang kanilang tatay na nag-iisa. Sila ay hindi magkasamang naninirahan. Hindi ko dapat sabihin ito ng detalyado. Kaya't ang role ng tatay ay mahalaga. Pagkatapos magpakasal, hindi madali na magampanan ang tungkulin ng mag-asawa. Hindi buhay mag-asawa na ang lalaki ay mag-isang kumikita ng pera at ang babae ay nasa bahay lamang. Kailangan nilang gampanan yung tungkulin ng asawang babae, asawang lalaki at anak nang naayon sa Biblia. Yung asawang lalaki ay dapat na magkiliw at mabuting makipag-usap sa kanyang asawa. Yung asawang lalaki ay dapat na maghanda ng yung mga nakakatuwa namang mga biro o mga joke. Kapag kumakain ay dapat magkaroon ng oras para mag-usap. Ang mga tao na nakatira doon sa Gyeongsang Province ay kaunti lamang magsalita. Kaya kapag umuwi mula doon sa trabaho, ang tanging sinasabi niya ay, nandito na ako. Tapos yung susunod na sasabihin naman niya, anong ginagawa ng mga bata? Maya-maya pa, ito naman yung sasabihin niya, kain na tayo. Pagkatapos, paglipas ng ilang minuto, ang sasabihin niya man ay,
matulog na tayo. Apat na pangungusap lang ang sinasabi niya. Sa ganito, ini-exaggerate yung katangian ng mga taga Gyeongsangdo. Ako, taga Gyeongsangdo po ako. Pero hindi naman lahat ay ganoon. Kaya dapat tayo magkaroon ng maayos na pag-uusap sa ating pamilya sa loob ng bahay. Nakakatawang kwento po talaga ito, tama po ba? Pero dapat ay madalas nating sabihin sa ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay salamat. Dapat mas madalas na nasasabi ito ng asawa at sabihin din na magaling ang ginawa mo. At dapat kapag nag-uusap ay may respeto sa isa't isa, yung asawang babae at yung asawang lalaki. Yung asawang babae ay iginagalang ang asawa. Subalit, kung hindi ginagalang ng asawang lalaki, yung kanyang asawa ay mayroon din namang magiging problema. May ganitong kaso kung saan nagsalita ng laban sa lolo niya, yung apo. May isang anak ng isang Mongolian missionary ang tumawag sa tatay niya ng ama. Well, sa umpisa ay mukha itong kakaiba, pero sa huli ay nag-iitong magandang gawi. Dapat tayong gumamit ng magalang na salita sa isa't isa. Dapat po tayong gumamit ng magalang na salita. Yung mga mag-asawa ay dapat din na gumagamit ng magagalang na salita. Kung tutusin po, isinusubuhan ko po ito. Sinasabi ko, napakagaling ng ginawa mo. Sinasabi ko nga rin minsan, salamat. Sinusubuhan ko po talaga ito. Maaring sa pasimula, medyo mahirap po. Pero patuloy nating sikapin na magsabi ng mga maayos na salita. Kapag nag-aaway ang mag-asawa, ayos lang ba na suntukin kita? Yun ba ang sasabihin mo? Kung gayon, ay talagang mag-aaway sila. So, bingin, suntukin kita. Gusto mo ba? Siyempre, hindi, no? Magsisimula na ang away kung ganun. Ang mag-asawa ay dapat may maayos na pakikipag-usap. Sinasabi ng asawang lalaki sa kanyang asawa, "Honey, ikaw yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Mahalaga ka para sa akin." Kapag ganon, siyempre kinabukasan ay may masarap siyang pagkain. Aasikasuhin siyang mabuti ng kanyang asawa. Mahalaga na igalang natin yung isa't isa. Ang mag-asawa ay dapat na iginagalang ang isa't isa habang nagdurusa ng magkasama. Ang asawang babae ay dapat na sikaping maging mabait na asawa. Mabuti na ang asawang babae ay naglilinis ng bahay at nagpapalit ng malinis na damit bago umuwi ng bahay ang kanyang asawa. Nagbibihis ba ang asawang babae para magmukhang maganda sa ibang tao? Ang asawang babae ay dapat na magbihis para magmukhang maganda sa kanyang asawa. Gayun din naman sa mga asawang lalaki. Sa mga araw na wala siyang pasok, hindi siya naghihilamos, di nag-aahit ng bigote at nagsusot ng mga gutay-gutay na damit. Nakahandusay lang sa sahig at nanunood ng TV. Kung gayon, sasabihin ng kanyang asawang babae, "Dahil sa itsura mong yan, nawawalan ako ng gana." Ang asawang lalaki ay dapat din maging maayos at malinis hanggat maaari. Ganito yung pag-aalaga sa isa't isa. Ang asawa ko ay naglalagay ng makeup kapag lumalabas ng bahay. Pero pag uwi ng bahay, umahasyal siya ng magaspa. Kumagawa ba ako ng kwento? Hindi po, ito po ay totoo. Kaya nga, ganito yung mga nagiging itsura nila. Maganda pag sa ibang tao, pero pag uwi, ay, nako.
Totoo po ito. Nangyayari po ito talaga. Ngayon po, balikan natin sandali yung Unang Pedro, chapter 3. Unang Pedro, chapter 3. Nakita na natin kanina yung Unang Pedro, chapter 3, verse 7. Unang Pedro, chapter 3, verse 7. Gayun din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyo-inyong mga asawa sa inyong pagsasama na binibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlan. Yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Upang walang makapaghadlang sa inyong mga panalangin. Anong ibig sabihin ito? Gayun din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyo-inyong mga asawa sa inyong pagsasama na binibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlang, yaman sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay. Bakit? Upang walang makahadlang sa inyong panalangin. Ano ba itong makahadlang sa panalangin? Ang ginagawa ng asawang lalaki sa kanyang asawa ay ginagawa niya sa Diyos. Ang buhay pamilya ay may kaugnay sa buhay pananampalataya. Sa tingin ba ninyo ay makakapamuhay kayo ng maayos na buhay pananampalataya sa pamagitan ng kaswal na buhay sa loob ng tahanan? Ang tungkulin ng mga magulang sa tahanan, yung tungkulin ng mga anak, yung mga tungkulin ng asawang babae at tungkulin ng asawang lalaki, ang lahat ng mga ito ay magkakaugnay sa ating buhay pananampalataya. Paano kung walang galang ang mga anak sa kanilang mga magulang at inaabuso naman ang mga magulang ang kanilang mga anak? Ibinigay ng Diyos sa inyo ang inyong mga anak. Tungkulin ninyong palakihin ng maayos ang inyong mga anak. Kung hindi, kayo ay sasawayin ng Diyos. Ang asawang babae ay may gawaing dapat gawin para sa asawang lalaki. At ang asawang lalaki ay mayroon ding gawain na dapat gawin para sa kanyang asawa. Kung hindi ito mangyari o hindi nangyayari, ang inyong mga panalangin ay mahahadlangan. Ito ay problema sa pagitan ninyo at ng Diyos. Dapat, kapag may problema sa cellphone, imposible na makatawag. Kahit na sinasabi ng mga bata, "Hello? Hello?" Ibababa ko na ito. Ito yung ginagawa nila sa mga laruang telepono. Magagamit ba sa komunikasyon ng laruang telepono na yun? Kung hindi kayo mamumuhay ng normal na buhay pananampalataya, ang mga panalangin ninyo sa Diyos ay mahahadlangan. Ang buhay pananampalataya ay napakahalaga. Ito ay napakahalagang usapin at may direktang kaugnayan sa ating fellowship sa Diyos. Kaya, kaya naman sinasabi ng Biblia na ang relasyon sa pagitan ng asawang lalaki at babae ay relasyon sa pagitan ni Kristo at ng Church. At ito ay dakilang hiwaga. Mahirap para sa akin na ipaliwanag itong lahat. Subalit, kapag nag-o-officiate ako sa isang kasal, ipinapaliwanag ko ang tungkol sa Mateo chapter 19. Sa Mateo chapter 19 verse 4 hanggang 6, mayroong pinagsama ang Diyos. Pinagsama ng Diyos si Adan at Eva, ang lalaki at babae. Kapag ikinasal sila sa church, sila ay pinagsama ng Diyos. Pero sa kaso ng kasal ng mga hindi ligtas, hindi ito pinagsama ng Diyos. Ito ay maling pagpapakasal. Kalaunan, ito ay mauwi sa mga problema. Noon, may isang sister sa Jeolla Bukdo. Gayunpaman, ay meron na siyang boyfriend bago siya maligtas. Subalit, pagkatapos niya maligtas, sinabi niya doon sa kanyang boyfriend na hindi kita maaring pakasalan dahil hindi ka ligtas. Sagot naman ng boyfriend, magkakaroon din ako ng kaligtasan. Kaya dumalo siya ng Bible seminar. At nagsinungaling siya, naligtas na siya para makapagpakasal siya. Nararamdaman niya na wala pa siyang katiyakan ng kaligtasan. Subalit, pareho silang nagsinungaling sa isa't isa. Kahit na sinabi niyang ligtas na siya, gugugol pa rin siya ng panahon para mapatunayan kung
kung naligtas ba siya ng totoo o hindi. Ang lalaki ay nagsinungaling para makapagpakasal. Ang sister naman ay hindi gaanong sineryoso yung kaligtasan ng lalaki dahil gusto niya rin namang makasal dito. Niloko nila yung isa't isa at ikinasal. Subalit, hindi pa tumatagal pagkatapos nilang maikasal, yung lalaki namatay. Hindi po ito kwento na gawa-gawa ko lamang. Totoo po itong nangyari. Yung lalaki ay nahulog habang natutulog at nabagok ang ulo na kanyang ikinamatay. Ito po ay isang halimbawa. Ano bang ibig sabihin ng kasal ng taong ligtas sa hindi ligtas? Huwag kayo makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama merong ang katwiran at kasamaan o anong pagsasaba meron ang liwanag sa kadiliman. Huwag ninyong pagsamahin ang baka at ang asno. Kapag nag-aararo sa bukid, kung pagsasamahin ninyo ang baka at ang baka ay lalakad ng mabagal. Subalit yung asno ay magpapatalon-talon. Kaya't hindi siya nakakapagtrabaho ng mabuti. Marahil ay iikot lang sila ng iikot dahil meron silang magkaibang pananaw, pag-asa, layunin sa buhay at pamumuhay sa pamagitan ng taong ligtas at ng hindi ligtas. Kung paano sila, kaya paano nga sila magiging isa? Maari bang magkaroon ng Christian life kapag ganun? Posible kaya? Hindi po. Kaya nga hindi po okay na pakasalan muna at saka i-evangelize. Kasi maaring may magtanong ng ganito, maililigtas mo ba siya? Madali bang mag-evangelize? Ang pagdidisiplina ay mauuna muna. Bagamat alam nila na ito ay pagsuway sa Diyos, gayon pa may nagpakasal sila sa hindi mananampalataya. Sila ay tatanggap ng disiplina sa Diyos sa halip na pagpapala sa mga oras na iyon. Marami na akong nakitang ganito. Talagang nagdusa sila ng husto. Subalit minsan, meron namang kalaunan ay naligtas. Subalit, nangyari ito pagkatapos ng matinding pagdurusa. Ang kasong ito ay napakabihira. Subalit halos lahat ay bumabagsak ang Christian life nila. Kung minsan, ang disiplina ay nagmumula sa hindi ligtas na asawa, kung ang ligtas na tao ay nagpakasal sa hindi mananampalataya. Huwag na ninyo po itong gawin. Kahit na hindi kayo makapag-asawa, huwag lamang kayong mag-asawa sa hindi mananampalataya. Pero kung makapag-asawa na kayo bago kayo naligtas, yung ganitong gaso po ay iba naman po. Maari po talagang ma-evangelize pa. Kaya nga po sa 1 Corinto chapter 13 verse 4 hanggang 7, ang pag-ibig ay matiisin, magandang loob, pag-ibig ay hindi maingitin, mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayumatin, hindi nagtatala ng pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, hindi natutuwa sa kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ito yung pag-ibig ni Kristo. Dapat nating pagtiisan ang isa't isa kahit na may problema. Ang pag-ibig ay hindi naghahambog. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang kilos. Kapag nagsalita tayo ng magaspang, ay kumikilos din tayo ng magaspang. Tama po ba? Ang pag-ibig ay hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan. Pagkatapos ng kasal, may ilang bagong kasal na magkapareha ay nagkakaproblema at nagdi-divorce. Ang dahilan ay dahil yung asawang lalaki ay umaasa na yung kanyang asawang babae ay tatrato siya ng maganda. At gayon din naman yung asawang babae. Yung mga ganitong kaso ay makasarili. Normal lamang naisipin na itrato tayo ng maganda ng ating asawa. Hindi masama na mag-isip ng ganito. Gayunpaman ay dapat din muna nating pag-isipan ang ibang bagay. Ang lalaki ay dapat isipin para sa kanyang asawa, ano kaya yung magagawa ko para sa asawa ko? At gayon din ang isipin ng babae, ano kaya magagawa ko para sa asawa ko? Sa Mateo 7, sinabi ni Jesus, kaya anumang bagay ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila. Kaya dapat mas iniisip muna ng lalaki kung ano yung pwede niyang gawin sa kanyang asawang babae. At ganun din dapat ang isipin ng asawang babae.
Sa unang Juan chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pandupos sa ating mga kasalanan. Ganon din ang gawin natin. Kung gayon, anumang gawin natin ay gagawin din sa atin. So banit, kung mali ang ginawa natin, anumang mali ang ginawa natin, iyon ay babalik sa atin. Kaya, ang buhay pamilya bilang isang asawang babae at lalaki ay hindi madali. Hindi ito pamumuhay ayon sa sarili nating kagustuhan. Kung ayaw ninyo, ay huwag muna kayong mag-asawa. Pasensya ho kung sinasabi ko ang tungkol dito. At ang sitwasyon na ito, na hindi makapag-asawa ang isang tao, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil walang maipareha sa kanila kahit na gusto nila. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, hindi mahalaga kung hindi kayo makapag-asawa. Ang mahalaga ay kung paano kayo ngayon namumuhay. Kung ang dalawa ay naglilingkod sa Panginoon na magkasama at sumusunod at nagsasakripisyo magkasama, ay tatanggap sila ng mabuting gantimpala sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kung magiging maayos ang ating buhay mag-asawa, ay magkakaroon din tayo ng dakilang pagpapala ng Diyos. Kung hindi, ang bawat isa ay tatanggap ng kahirapan. Dapat tayong mamuhay ng maayos na buhay pamilya bilang isang Kristiyano. Kung gayon, ay magkakaroon ng pagpapala mula sa Diyos. At hindi tayo magiging kahiyahiya sa harapan ng Diyos. Sa gayoy, magkakaroon tayo ng bahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya dapat nating sikaping gawin ang lahat nating makakaya ayon sa Biblia. Tama po? Huwag tayong mamuhay ayon sa sarili nating pakiramdam. Kaya dapat tayong mamuhay sa biyaya at kagalakang ibinibigay sa atin ng Diyos sa ating buhay may asawang Kristiyano. Kung mamumuhay tayo para sa Panginoon at magkakaroon tayo ng kasiyahan at pagpapasalamat. Bagamat mayroong pagdurusa, baliwala sa atin to. Umaasa po ako na nagugustuhan ninyo ito, sa gayon ay magkakaroon tayo ng buhay na may pamilya at buhay Kristiyano para sa kalwalhatian ng Diyos. Ngayon po, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, natutunan po namin ang tungkol sa buhay ng pamilyang Kristiyano sa pamagitan ng Biblia. Ayon sa kung ano ang sinabi ng Biblia na dapat gawin ng asawang lalaki sa kanyang asawa at kung ano ang dapat na gawin ng asawang babae sa kanyang asawa, ay tulungan niyo po kami na gayon ang magawa namin upang kami ay maging pamilya na tatanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos. At pakiusap, hawakan mo po ang mga kapatid sa salita at biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa gayon, malwalhati namin ang Diyos sa pamagitan ng aming buhay. At pakiusap, pagpalain mo po kami na magawa ang lahat para sa Diyos at tulungan mo po kami sa mga bagay na ito. At Panginoon, gabayan mo po nawa ang mga kapatid na wala pang asawa, pakiusap. Tulungan mo po sila na may makasama, sa gayon ay makapamuhay sila para sa kalwalhatian ng Diyos. At idinadalangin din po namin yung mga kapatid na namumuhay na malungkot na nag-iisa, na maaliw sa biyaya at salita ng Diyos at pagpapala. Pakiusap, pamunuan mo po ang nalalabi naming buhay at hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.